Hey everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumusta kayo mga friendship? Anyway, maraming maraming salamat po sa mga nakapag-subscribe na sa Ajmal TV. Maraming salamat po kasi umabot na po tayo ng 1,000 subscriber. Mashallah and alhamdulillah rabbil alamin. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa Ajmal TV, what are you waiting for? Mag-subscribe. Mag-subscribe ka na, okay? So, for today, dahil malapit na ang Ramadan, inshallah, Allahumma barik lana Rajab wa Sha'ban, mabalik na Ramadan, Allahumma amin, amin. So, mag-upload na po tayo ng Quran. So, alam ko, baka may gustong magtanong sa inyo kung yung masamang Arabic na alphabet. Actually, tapos ko na po yun. Upload ko na po dito. Nagsimula po ako sa Arabic alphabet, ng vowels, ng long vowels, ng syadda, ng tanwi, ng mga hukuman ng tajwid, mga idhrat, idhgab, lahat-lahat tapos na po yan. So ngayon, magbabasa po tayo ng Quran. Magsisimula po ako sa Suratul Ikhlas. Pataas na po yan with explanation of tajwid. So, ang lagi ko pong sinasabi sa inyo na bilang isang Muslim, bilang isang ipinanganak na Muslim, obligasyon mo matutunan o pag-aralan paano ang pagbabasa ng Quran. Kung marunong ka na magbasa ng Quran pero kulang ka pa sa tajwid ng Quran, magtambay ka lang lagi o bisitahin mo lang ang ating Ajmal TV kasi mayroon po tayong mga video na ganyan. So ngayon, mag-ano po tayo ng Quran dahil malapit na po ang Ramadan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kaya na sinasabi ko ang tamang bigkas ng mga litra is mahalaga po sa pagbasa ng Quran. So, kung gusto mong manood ng Maranao language ang gamit ko, bisitahin mo ang aking mga tutulan na inisalin sa Basa Maranao Facebook page kasi Maranao po ang ginagamit ko doon na lingwahe. Although mayroong halong Tagalog, pero dito sa YouTube ko, magtatagalog po tayo. Pure Tagalog po, hindi po natin haluan ng ibang lingwahe kasi para alam ko po na maraming nanonood sa inyo na baka yung hindi nakakaintindi ng Maranao ay at least naintindihan niyo na yung sinasabi ko. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Yung tamang bigkas sa litra, ito ay ko. Diba ko? Ko. Okay, so bigkasin muna ng tama para masari ka na. Qul huwallah yung ha. Qul huwallah, ito lapal jalalah Allah, Allah makapal huwallah. Oo, kasi ang unahan niya na vowels is fatha, so ito bibigkasin mo na makapal huwallah. Okay, qul huwallahu ahad. Okay, ito andito yung mad alif, di ba? Ayan yung palatanda na mad alif, ayun may maliit na alif, so mad yan. So ang gagamitin natin na mad yan is two haraka lang. Kasama siya sa mad asli. Qul huwallahu ahad. Okay? So, ito two haraka ang mad niyan. So, ano ang haraka? Ang haraka is yung pag two haraka, dalawang fatha. Isa, dalawa. So, dalawang fatha yan. So, okay, yun po ang two haraka. Pag three haraka, tatlong fatha. Okay? Inuulit ko po, ang haraka, hindi siya seconds, hindi minutes, at mas lalong hindi oras. Okay, yun po ang haraka. So, ito two haraka. Ahad, yung dal na kasama sa litra ng kalkala. So, ang litra ng kalkala is yung anim, yung kutubun jad. So, ang litra ng kalkala, pag nakita mo na andito sa dulo o sa hulihan ng salita, ito ay malaki ang latka. Parang ahad. Okay, latka, yung ahad. Okay, kasi andito sa salita. Kung napapansin niyo mga friendship, ang vowels nito is tanwin. Bakit ang ginamit kong vowels is sukun, ahad? Kasi dito na tayo hihinto. Kasi andito yung palatandaan na hihintoan. Pero kung ikaw na nagbabasa ng Quran, mahaba yung hininga mo, kaya mong diretsuin hanggang dito, syempre bibigkasin mo yung vowels na nakalagay dito. O halimbawa, kaya mong diretsuin. Ang gagawin mo kasi ito, tanwin, bibigkasin mo yung vowels na vowels nito kasi ano kaya ng ano mo, kaya ng hininga mo. Pero kung hindi mo kaya, at advice ko na rin na dito ka na huminto. Kasi andito naman yung palatandaan na hihintoan. So, qul huwallahu ahad. Okay? Allah, ayun yung mad alif. So, ang mad niyan is two haraka. Allahus-sa, yung sa, sad, ito, sad, bigkasin mo na ng tama, sa.
Allahus Samad. Okay, ayan yung syadda na pag nakita mo na nakalagay sa itaas ng litra, ayan yung syadda, yung parang soklay ito, na ang bigkas is nagiging duble ang litra. Parang Allahus Samad. O, di ba? So, yung dal kasama sa litra ng kalkala na pag andito sa hulihan or nasa last siya ng sentence, malaki or makapal ang latka. Allahus Samad. Okay, Samad. Okay. Lam yalid walam yulad. Okay? So, walang mag dito. So, andito yung dal. So, dahil itong dal andito sa gitna, so, ang latka is maliit lang. Manipis lang yung latka kasi andito siya sa gitna. Okay. Ang litra ng kalkala, pag nasa gitna, maliit lang yung latka. Pero pag nasa dulo o nasa last nung sentence, malaki ang latka. Lam yalid walam yulad. O, diba? Walam yakul yung nun sukun. Nakita niyo, ito yung nun sukun. Ang sumunod na litra is yung lam. So, lam, ang lam is kasama sa litra ng idgham bilagun na. Mayroon pa tayong video niyan. Ang idgham bilagun na is may dalawang litra. Yung lam at saka yung ro. Yan po ang litra ng idgham bilagun na. Yung lam at saka yung ro. So, ang nun sukun, yung ito nun sukun, or minsan nun asakina, or yung mga tanwin, yung fathatan, kasratan, damatan, pag iyon, ang sumunod sa kanilang litra is lam, o di kaya yung ro, na sila ay, ang hukom nito is idgham bilagun na, na pag binigkas mo, walang gun na. Yung nun, itatago mo dito sa lam. Or yung nun, is itatasjid mo dito sa lam. Parang ganito. Walam yakul, diba? Yung nun, itinago mo dun sa lam. Walam yakul lahu. Wag mong bibigkasin na walam yakun lahu. Kasi mali. O di kaya, walam yakun lahu. Kasi mali-mali. Kasi ito ay idgham bilagun na ang hukom nito. So, dapat ang tamang bigkas is walam yakul lahu. Ayun yung mad. Wow. Okay, so ang gagamitin natin dito na haraka is 2 haraka. Dalawang haraka lang dahil kasama sila sa mad asli. Walam yakul lahu kufuan. Ayan yung tanwin. Nakita niyo ito ng tanwin. Ang sumunod na letra is yung hamza. So, hamza, kasama naman siya sa letra ng idhar. So, gaya ng sinasabi ko, pag ayong mga tanwin o di kayong nun sukun, ang sumunod sa kanila na letra is yung idhar, na ito ay ang hukom nito is idhar, na pag binigkas mo, walang huna. So, ganito, bibigkasin mo ng tama ang tanwin. Okay? Kufuan ahad. Huwag mong bibigkasin na kufuan ahad kasi mali, kasi ang hukom nito is idhar. Okay, so kufuan ahad. Okay, so ayun na naman yung dal na kasama sa litra ng kalkala, andito siya sa last na sentence o sa dulo, so ang latka niya is malaki or makapal. Kufuan ahad. Okay, so sabayan mo ako kung hindi mo pa alam to. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Masyaallah. Allahus samad. Masyaallah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okay? Inulit ko, mga friendship. Ang ibig sabihin ng haraka is hindi po seconds, hindi rin minutes, at mas lalong hindi oras. Okay, ang haraka, halimbawa 2 haraka, dalawang fatha. So, So, yan. 2 haraka. Pag 3 haraka, 3 fatha. Pag 4 haraka, 4 fatha. Pag 5 haraka, 5 fatha. Pag 6 haraka, 6 fatha. Diba so? Okay. Mashallah, and thank you so much po ulit sa nakapag-subscribe na sa Jumal TV.
Actually, tapos na po natin ang mga mga video tungkol sa mga long vowels, vowels ng Arabic, mga litera ng Ilhar, litera ng Kalkala, litera ng Idoga Maalguna, mga litera ng Ilhar Shafoy. Tapos na po yan. Kung gusto mo ng video na ang gamit kong lingwahe is Maranao, bisitahin mo ang mga tutulay salin sa Basa Maranao on Facebook page, kasi Maranao po ang gamit ko doon. Pero ganoon din po ang mga upload ko doon, pagtuturo ng paano magbasa ng Quran. Okay, see ya. Siapang kawala dirahan ni mantay. Siapang tanong Allah lang. Maasalama. Ilalika.